para ipakita ko sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpabakuna. Seven, six, five, four, three, two, one. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy. Kailangan ko rin bitawan. So, do not be surprised if this arise one yung ayaw talagang maniwala. That for any reason, you want to go to get out and well, I don't know what you want to accomplish, but if it's food for your family, medyo tatanggapin ko yan kasi hindi ko na kayo mapakain lahat eh. Noon may pambigay ako. Kung meron lang akong pambigay, ibibigay ko sa inyo araw-araw para mabubuhay kayo, makakain. Problem is, the funds are already depleted. Deplete na ang ano natin. And kailangan natin ng trabaho yung iba. The challenges are daunting, but we will not be defeated because we have the strong faith in God. Totoo yan. And in the resilience of the Filipino people. Totoo rin yan. Sanay tayo dyan. Our National Action Plan against COVID-19 is also strong. At ginagawa namin lahat. Lahat ng magagawa, ginagawa namin para sugpuin itong COVID. But for yung mga rason na yan, yung ekonomiya, pagkain na tao, i-balance mo doon sa lockdown. Yun na lang ang magawa natin, hinahabol natin. And then, maligaya ako. Kasi ang Russia, kaibigan natin ito. Hindi tayo kailangan, wala tayong away sa Russia, kaibigan natin. Ang ano nila is magbigay sila ng bakuna. Wala naman sila sinasabi, bayaran mo. Ito, tingin ko kay President Putin, tulong niya sa atin libre. Kaya ngayon, tinatanggap natin at kung ano ang supply, mag-usap pa kami kung ilan ang supply at kailangan natin clinical studies na mag-injection muna tayo ng ilan tapos tignan natin ang resulta. Ano yan is you will be given the vaccine and ang reaksyon ng katawan mo kung tatanggapin ba o hindi. Yan ang ano yan. So there will be volunteers. Ako, pagdating ng bakuna, in public, para walang chat-chat yan, in public, magpa-injection ako. Ako yung maunang ma-experimentuhan. Okay para sa akin. That's my... Sabihin ko rin kay President Putin na tiwalang, malaki ang tiwala ko sa your studies in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for humanity. Kaya ako, para ipakita ako sa kanila na tiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpabakuna. Tignan natin kung pwede ba. Kung pwede sa akin, pwede sa lahat. Ngayon, kung hindi pwede sa akin,
yan nga ang problema eh. Kasi, siyempre, magbigay, ito libre ito. Kung may magbigay na, I do not know what country, America, you'll have to pay for it today. The ones are working on COVID vaccines, America is Pfizer, Johnson & Johnson, kaya malaking kumpanya. Whether or not magbigay ng libre ang Amerika, wala pa akong, hindi ko naman sinasabi na hindi, pero ang sigurado ko ang Russia. Maghanap tayo ng Russian partner dito, pagpiliin sila natin ng tao so that they can work expeditiously. Maganda ang takbo ng kanilang tama. We are extremely grateful. So, maraming challenges na, pero malapit na po. Maghintay kayo. Actually, ang vaccines, they are to be distributed worldwide na yan by September, October. Bibitawan na yan nila, dandahan. The clinical studies, and if it's completed, ilalarga nila yan. Pero dumaan na sa kanila yung the measures that would ensure that it is really safe. Tapos na yan. Kaya lang, whether or not it is safe for a particular race, kagaya na Pilipino o Chinese, hindi natin malaman unless we go into a clinical trial. Yan ang ibig sabihin dyan. So, ang akin na lang, hintay na lang kayo, kunti na lang talaga. By December, sabi ko, in the fullness of God's time, we will have a, hopefully, a COVID-free December and we can enjoy this Christmas season. Maghintay lang kayo, nandiyan na. Ang sinabi ko sa inyo noon, vaccine, vaccine, vaccine. Ngayon, ang vaccine nandito na. Ito nga, itong isulat dito, papasalamat ako kay President Putin ng Russia. Pero sabi niya noon, nung nagbisita ako sa kanya, sabi niya, if you have a medical question mark on anything about medicines or cures, feel free to call me. And anyone you'd like to be confined and treated here in Russia, we will. Yan ang sabi. And we will help you develop the medicines that your country needs. Sabi talaga niya, wala lang paluap kasi it would require a constant communication and exchange of ideas. Eh, napuputol because walang follow-up. I do not think that Russia would renege on its promise. And so I am asking the Secretary of Health to look for the best guy to be dealing with Russia in this area. The transfer of technology of the vaccine. So, nandito sa harap ko ngayon ang papasalamat. Hindi ko na lang basahin lahat. Basta, I said na galing sa puso ko na papasalamat ko ako sa inyo sa mabuting loob ninyo sa Pilipino. And someday, we will makabayad mo lang kami sa utang ng loob sa inyo. But I
promise you that the Philippines and Russia will remain friends forever. And ako, I do not take sides in the geopolitical struggle. Basta ako, Russia. Salamat po, pipirmahan ko itong... Ito po yung papadala sa... Then the next thing is I will ask the guy who's gonna deal with him. Itong contract tracing, by the way, bumalik sa akin na this has to be financed by government. Contact tracing means that yung people who are doing the actual tracing will have to travel to the place where the person in question resides. Kailangan ito ng sakyan. It's always a, whatever it is in life, really. Ganito na lang. Nandito man si Secretary Anyo. Magpahatid na kung anong sakyan dyan sa pulis, yung area na yan. Doon siya sumakay. Doon sila sumakay. Ihatid sila ng pulis doon sa boundary. Beyond that, ibang pulis na naman ang magsasalo sa kanila para hanapin yung tao. Because the police have the resources, pati yung barangay captain, na malaman nila kung saan ito nakatira. That would be the fastest way of doing the tracing. Kasi, pero kung may pera at may sakyan, the better. Hindi ko na mamulis siya ang police. Pero kung wala, then the police has to sacrifice and contribute to the solution of the problem now. Yun ang mga pulis ko. Total, wala kayong masasabi sa akin. Full support ako sa inyo. At yung mga kaso ninyo na duty connected, huwag kayong mag-alala, sabi ko. Didipensahan ko kayo. And for those, maghintay lang kayo. Basta tutulungan ko kayong lahat. At hinihingi ko sa inyo, tumulong lang kayo rin sa ating bayan. Walk the extra mile to help our country. At sa ating mga kababayan, hintay ka lang. Nandiyan na yan. Mabuhay na. Pagdating yan, ako nga mauna. And then, I'm sure that it will be good for me and for us. Maraming salamat po. What's up, mga tropa peeps?